music of the heart. Let our music take you there. The star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. The star will take you there. Panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kitty Elise. Say hi to a new confidence with Kitty Elise. Narito na ang mga nagpampagang balita. Baguio City at Abra nakaranas ng pag-ulan ng yelo. Ride Park isa sa ilalim sa rehabilitasyon. Industriya ng paghahabi sa Baguio City muling pasisiglahin. Baguio Artist, ipapamalas ang mga talento sa isang kompetisyon. Pag-endorso ng NEA kay Atty. Marie Rafael bilang General Manager ng Beneco, inaksyonan na. Pwede bang pilitin ang isang ama na magbigay ng suporta sa anak sa lamas? Alamin sa Ikaw at ang Batas. The studio of RNG Luzon. This is Luzon Headlines. Sa gitna ng napakainit na panahon, nakaranas ang Baguio City at Abra ng pag-ulan ng yelo. Magbabalita si Charles Limon. Habang ramdam ang napakainit na panahon sa ilang bahagi ng bansa, ang Baguio City biglang inulan ng may kasamang yelo. Sa kuha na video na ito sa Barangay Pinget, kita ang mga tipak ng yelo. Oh, it's ice! I'm totally yellow! So, kaninang alas 3:30, yun na, nag-umpisa yung ulan. Pero may nagsabi sa amin na may halong ice daw na maliliit. Ayon sa Pag-asa Baguio, ang pag-ulan kahapon ay sanhi ng thunderstorm. Kasi mayroon tayong mga thunderstorm kahapon. Ano? Actually, may pinalabas tayong thunderstorm advisory kahapon ng alas 3 ng hapon na some areas in Benguet, including Baguio City, ay nagpalabas tayo ng mga ganong advisory. So, diyan nang gagaling kasi yung mga hail, yung mga tinatawag natin ice crystal na bumabagsak sa ating kalupaan. Kahit tag-init, posible pa ring magkaroon ng hailstorm o thunderstorm dahil sa mabilis na evaporation ng tubig. Kapag mainit kasi yung panahon, ano, sa umaga hanggang tanghali, so malakas po yung natin, yung evaporation. So nagkakaroon po tayo ng formation of different cloudiness. Ano? So, one of the clouds that form kapag may mga ganyang evaporation, yung thunderstorm, tawag noon. Isang clouds kasi ito, na, cumulonimbus clouds. And then, nangyayari ito yung mga hail na tinatawag natin kapag dun sa mga high altitude area like Cordillera. No? Ibig sabihin, kasi kapag nag-form na ng thunderstorm at mag-occur na ng rain, ano? So, doon pa lang sa taas kasi, mga solid form pa lang yan na bumabagsak, ano? Parang ice pa lang. And then, magta-travel yan papunta dito sa surface. At bago man mag-touchdown kasi dyan sa surface, buo-buo pa rin siya kasi nga mataas yung ating elevation. May babala ang pag-asa sa publiko. Sinasabi natin na ang hazard nitong thunderstorm is heavy rainfall, hail, tornado, thunder, lightning and thunder. So, ayan yung mga sangkap nung thunderstorm na tinatawag natin cumulonimbus clouds. So, kapag may ganyan kasing mga experience natin, huwag tayo munang lumabas kasi malalaman naman natin kung may hail tayo dahil yung patak pa lang, ano? Kapag nataman tayo, masakit kasi nga it's a solid form pa siya. Kaya hangga't maaari, doon muna tayo sa loob ng bahay, no?
Or kung makon man tayo dun sa kan, may pananggalang tayo kasi mga solid form kasi yan yung bumabagsak. So very hazard yung binibigay niya ng kan ano, yung thunderstorm na yan kasi yun nga yung sinasabi nating hail. Nakaranas din ng pag-ulan ng yelo sa ilang bahagi ng La Paz, Abra. Kasing laki ng holen ang mga nakitang yelo. Wala namang napabalitang nasaktan sa mga naturang pag-uulan ng yelo. Para sa mga advisory ng thunderstorms, bisitahin lamang ang Facebook page ng DOST Pagasa. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Isa sa ilalim sa rehabilitasyon ang Right Park ng Baguio City. Ang kwento hatid ni Paul Baldoza. Ito ang Right Park, isa sa pamosong pasyalan sa Baguio. Hangad na ito'y lalong mapaganda at mapreserba bilang historical landmark ng Baguio City. First is the heritage aspect, no? Yung heritage aspect, you want to preserve the heritage aspect of the Right Park. Second is we wanted to protect the natural landscapes and the natural elements that are there, such as the trees. For example, the pool of pines. That's why we have to protect the identity of it as a pool of pines. The culture in that area, which is of course the traditional horseback riding, the Ibaloy community who are living there, how are they going to relate to the park? Kasado na ang plano para ito'y maisakatuparan. We submitted a proposal to the DBM for assistance and hopefully they will act on it favorably. Of course, we cannot speculate on that. But hopefully, they will appreciate what we have submitted to them. Kasama ang Pine Forest Preservation, recreational areas, at visitor services and facilities sa Right Park Rejuvenation Project. Higit 300,000 piso ang inilaang pondo. Target simula ng proyekto sa susunod na taon. Paul Baldoza para sa Luzon Headlines. Samantala, pasok sa National Arts Competition ng Government Service Insurance System ang 14 na kabilang sa pasakalye artist ng Baguio City. Todo suporta naman sa kanila ang mga senior artist ng lungsod. Magbabalita si Paul Baldoza. Tahanan ng mga henyo sa sining ang Baguio City. Kaya naman di kataka-taka na sa 2021 GSIS National Art Competition, maraming taga-Baguio ang nakapasok. Katunayan, 14 na artist mula sa grupong pasakalye ang qualified. This is my first time to join the competition, GIS competition, and I want to express myself through art, not only in my area, but also in national and international. Thank you. This is my first time to join the GSIS, and I joined because I just wanted to experience the competition. Ang Government Service Insurance System o GSIS National Art Competition ay may temang ginhawa sa gitna ng pandemya. Bukas ito sa mga Pinoy artist na edad 18 pataas. Aabot sa 300,000 piso ang premyo. Alinsunod sa guideline, lahat ng mga entry ay papadala sa GSIS sa pamamagitan ng courier service. Kaya nag-ambag-ambag ang 14 na kwalipikado para malikom ang 10,000 pisong pambayad. And this is my first time to join the GSIS National Art Competition. Actually, it's my first time to join any national competition. And I'm seeing this as a challenge in my expression as a painter. And also, I'd like to share more of my expression as I try to improve my craft. Todo suporta naman ang mga senior artists ng Baguio. Good luck sa mga sasali sa GSIS. Sana may makuha ang pasakalye, grupo artist ng Baguio. Good luck sa mga sasali sa GSIS competition. Sana may makuha ang winner sa Baguio. Paul Baldoza para sa Luzon Headlines.
pag-endorso ng NEA sa bagong General Manager ng Beneco, inaksyonan na ng Board of Directors ng nasabing kooperatiba ang kwento sa pagbabalik ng Luzon Headlines. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na Petmalung Werpa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Kidney transplant na abot kaya. Subok, vitalidad, at sigurado. Sa tulong ng PhilHealth, problema sa bato, normal mo! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. E-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. E-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Muling pasisiglahin ang industriya ng paghahabi sa Baguio City. Sa paanong paraan, alamin sa report ni Paul Baldoza. Isa ang paghahabi sa ipinagmamalaking industriya ng Cordillera. Kalakip ito sa pagiging creative city ng Baguio. From the start, Mayor Benji said na creative city ang Baguio. We have loom weaving, we have a lot of loom weavers. Pero always, ang product natin are the usual, yung basahan at saka yung wall hanging decors. So, we will not, hindi naman natin aalisin yon, pero dadagdagan natin ng mas magandang products for fashion, for other items na it will also be representative of yung pagka-creative nga ng mga people of Baguio City. Para lalong mapasigla, hatid ay dagdag na kaalaman sa mga manghahabi. Yeah, you know, this seminar is really very important so that we will educate them about the things that they are doing, that it is related to culture, even the designs, and most especially the proper use of each designs or fabrics. And we have to teach them to at least if they're going to tweet or going to improve or come up with some innovations, they should know also to acknowledge kung saan ba nag-originate ito for them to be safe and at least mas mabili ang product nila. Kasama sa dalawang araw na seminar and training workshop ang tamang paggamit ng ethnic woven cloth sa mga okasyon. People who make designs need to acknowledge, they need to protect yung mga meanings, yung mga designs, yung mga beliefs behind these designs, and the culture of the Cordillera people themselves. Magbubukas ng mga karagdagang pasilidad para maipakita at maibenta ang mga produkto. And then we also will establish common service facilities in Irisan and in Quirino Hill and another one in Botanical Garden as a showcase and marketing center ng project para pag okay na yung tourism, when people will go there, they will see how yung loom weaving ginagawa and they will appreciate it more. Mahigit 2 milyong piso ang pondong inilaan sa proyektong ito na hatid ng DOST CAR at LGU Baguio. Paul Baldoza para sa Luzon Headlines. Maraming nagtatanong kung obligasyon ba ng isang tatay ang magbigay ng suporta sa isang child, sa isang baby na born outside of the marriage.
And ang tinutukoy natin ay mga illegitimate children, mga batang pinanganak without the benefit of a marriage. Under Article 195, Paragraph 3 of the Family Code, there is a legal obligation of a father to provide support para sa illegitimate children. And of course, the support will run up to the time he reaches the age of majority. And of course, bago ka makahingi ng support from the father of a child, you must be able to prove yung filiation or paternity. Meaning, under Article 172 and 175 of the Family Code, kailangan may prueba na yung lalaking ito ay ama ng bata. At paano mo gagawin yon? Pero naman tayong record of birth, yung ina-acknowledge doon sa likod ng birth certificate. O kaya merong final judgment sa korte na sinasabing ito ay anak ng lalaking ito. When there is an admission of legitimate filiation on the part of the father through public or private documents. Ayan, yung sinasabi natin na pag in-acknowledge mo sa likod ng birth certificate na anak mo siya, then corollary is an obligation to support. Even a private handwritten instrument can be used to acknowledge filiation. So, halimbawa, sumulat ka doon sa bata at ang dedication niya ay anak. Happy birthday to you. Merry Christmas to you. That will be considered as an acknowledgement of filiation. And of course, other secondary evidence that can be used to support your ground for filiation. However, the mother of the child can never force the father to sign a document that you are the father of the child. Hindi pwedeng pwersahin pag ayaw mo. At pag ginawa ito ng mother, actually, pwede pa siyang madimanda ng coercion under the revised penal code. Yung DNA, pwede bang gamitin yan? And of course, if there is a court order na ipa-DNA yung father and child, then that is mandatory. However, an exception to the court-ordered DNA is when the parties request that a DNA be conducted on the person and that person agrees. So, if there is an agreement or there is consent on the part of the person, then you do not need a court order para kumuha ng DNA testing. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate Gaming Corporation. Pag-endorso ng NEA sa bagong General Manager ng Beneco, inaksyonan na ng Board of Directors ng nasabing kooperatiba. Ang kwento sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Did you home builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Punta lang po kayo sa facebook.com/TG Home Builders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tinda na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatibid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials.
TG Home Builders. We turn houses into homes. Inaksyonan na ng Board of Directors ng Benguet Electric Cooperative ang pag-endorso ng NEA kay Attorney Maribi Rafael bilang General Manager ng nasabing kooperatiba. Ang follow-up sa report ni Charles Limon. Kamakailan lang ay ibinasura ng Regional Trial Court Branch 6 ang petisyon na mapalawig ang tatlong araw na TRO para hindi aksyonan ng Board of Directors ang pag-endorso ng NEA kay Attorney Marie B. Rafael. Dahil dito, nagpulong kanina ang mga Board of Directors. Ang resulta, mayorya sa kanila nagpasyang hindi kumpirmahin ang pag-endorso ng NEA. This afternoon, this body, the Board of Directors of Benguet Electric Cooperative already acted on the NEA Board Resolution number 2021-47, okay, endorsing one candidate for the position of the General Manager of Beneco. Of course, there is a motion, there is an opposition to that motion, and eventually, the collegial body, the Board of Directors being the collegial body, acted on the said NEA Board Resolution number 2021-47, rejecting the endorsement, rejecting the RB Resolution number 2021-47, and instead reiterate the appointment of Engineer Melchor S. Licoben as the General Manager of the Benguet Electric Cooperative. Ang pasya ng Board of Directors ay ipapadala sa National Electrification Administration. Bandang huli ay NEA ang magpapasya kung sino sa pagitan ni Engineer Melchor Licoben at Attorney Marie B. Rafael ang pipiliing bagong General Manager ng Beneco. Matatanda ang una nang inendorso ng NEA si Attorney Marie B. Rafael. Charles Nico Limon para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat. Lagi ka bang on the go at hanap mo ay balitang sigurado, totoo at walang tinatago? Sa Regional News Group o RNG Luzon, mabilis at accurate na balita, madali niyong ma-access. Pwede via Twitter. I-tweet lang ang inyong sumbong at hinaing using the hashtag RNG Luzon. Instagram, Facebook, at YouTube. Huwag kakalimutang i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong videos. Like, follow, and subscribe ang mga social media accounts ng RNG Luzon.